Then meron na kayong napakasimpleng airlift vacuum cleaner. So magandang buhay sa inyo mga kahabi. It's been a long time na hindi nakakagawa ng vlog si Kuya Lito kasi busy ako sa paggagawa ng mga bahay. Then na-realize ko na gumawa ng mas simpleng airlift natin. Kumbaga ito, revise to ng airlift natin. Kasi yung airlift vacuum cleaner natin, kung mapapansin nyo, napakarami pa rin nagme-message sa akin, especially sa mga newbie, na gustong bumili. Which is, sabi ko nga, hindi naman tayo nagbebenta ng airlift vacuum cleaner natin. Kung hindi, ang goal ko ay matuto kayo, makatipid kayo sa mga gagawin nyo. At maging masaya ang hobby natin. So, yun yung goal natin. Maging masaya tayo sa hobby at makatipid tayo. Hindi tayo para gumastos. So ngayon, dahil sa dami nag-message uli sa akin, kung mapapansin nyo yung airlift vacuum cleaner natin na gaya nito, yan ay ginawa ko ilang taon na, almost 4 years na yata yan nung ginawa ko. So until now, marami pa rin nakakagusto kasi na-appreciate nila sa paano panlinis ng ating mga aquarium. So instead na gumamit ka ng net, ang net kasi ang pagkakaiba nila, sa net, kapag ninet mo, sometimes yung mga dumi, nadudurog. Unlike sa vacuum cleaner natin, pag ginano mo siya, yung dumi niya, makukuha niya ng buo. So, hindi magagalaw yung tubig. So, yun yung isa sa mga nakita kong advantage natin sa net, sa pagtatanggal ng mga dumi lang, kung dumi lang naman ang tatanggalin. Kaya nga, para maka hook up yung iba, para makagawa yung iba, gumawa tayo ng mas simplest dun sa una nating ginawa. Kasi kung mapapansin nyo yung unang gawa natin na ganito, ay marami itong materyales na ginamit. May mga coupling, may mga kung ano-ano. So maraming materyales. Pero this time, yung gagawin natin, sobrang-sobrang konti lang. So parang nga, yung mga hobbyists natin na hindi technical, makagawa pa rin sila kahit sila lang mismo. Ganito na, pinakasimple na nagagawin natin. Although, itong gagawin ko ay para sa maliit na tank. Kasi requested din to ng maraming hobbyists, paano kung maliit yung tank ko, yan ito gusto namin malinis yung maliit na tank namin. Kaya itong gagawin natin para sa mga maliliit na tank. Pero pwede nyo gawin sa malaking tank to, kumbaga yung materials, bibili lang kayo ng mas malaki. So ano-ano ito? Unang-una, ito ang number one kailangan natin. So ito yung reducer. Yan, so reducer yan. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung reducer. Ito ay media. Ang kabila naman ito ay uno. So, one half by one reducer. So, dalawang reducer ang kailangan natin. So, ito yung main parts na kailangan natin. So, then sumunod, kailangan natin ng isang air controller. So, isang ganito. I think ito ay nasa 15 pesos to 10 pesos. Depende sa store. So, ito naman, nabili natin ng 25 pesos ang kada isa. Kaya nga, depende sa store. So, minsan, nakabili ako 35, minsan 25. So, depende sa store, saka depende sa lugar. Kaya, kung mamura sa inyo, much better. Ngayon, sa amin, medyo mahal. Base sa lugar namin, sa mga tindahan natin. Kaya, iba-iba yung presyo. Then, kailangan din natin ng uno na tubo. So, ito maliit lang. Actually, cut size lang to. Itong tubo natin na to. So, makakahingi kayo sa kapitbahay nyo. Manghingi na lang kayo para makatipid. Then, ito naman, kailangan natin ng media. So, itong isang media, maliit. Isang media, ito yung handle. Medyo malaki. So, ito, ang ginawa ni Kuya Lito rito, inano ko na to. Ininit ko lang to. So, kumbaga, may apoy, dinarang ko itong dulo. Sa apoy, pagkadarang, nung mainit na, pinitpit lang. So, huwag nyo hawakan. Kumuha lang kayo ng something na matigas na bagay, kahit kutsilyo. Bidikit mo ganun, pitpitin nyo. Ganito yung lalabas dyan. Then, nung napitpit ko na, etong dulo, kaya naging ganito na to, eto ay grinder ko. Grinder lang ang ginamit ko dito para medyo lang, mas magandang tignan. Tapos, kailangan din natin ng hose. Actually, ito yung hose ay media. Ngayon, kung mapapansin nyo to, ito yung hose supposedly dito, yan. Dito nakalagay yung hose kasi gusto ko sa loob ng ating chamber, yung pinakalagayan ng dumi, mas manipis kumpara mo dito sa
taba ng ating medya na tubo. Kaya mas manipis siya, mas maganda, mas maliit yung dulo, yung papasok sa chamber, dahil yung dumi merong ano, merong clearance para sa dumi saka sa filter natin. Although ito ay alternative nito. Nakapulot ako sa junk shop. Ito ay hindi ko alam kung saan to nang galing. Napulot ko lang to sa junk shop. Tube siya. Ayan, kung mapapansin niyo to. Tube to na kinater ko lang kasi maliit lang naman. Ngayon, ang ginawa ko para magandang tignan lang ito. Although sabi ko nga alternative lang to nito. Pero dahil nga nakakuha ako nito, kaya magandang tignan. Kasi ang purpose nito, ito yung ipapasok natin dito. Yan. So, later on makikita nyo kung bakit, kung para saan ito. Then, kailangan din natin ng filter foam. Ito yung filter foam, maliit na maliit lang. Washable tong filter foam natin. Kaya, pag na, madumi na, tanggalin nyo, linisin, pasok nyo uli sa loob. Maliit na maliit lang. Then, hose. So, hose. Ngayon, ang kailangan natin gamitin ngayon, isasaksak ko na tong aking ano, soldering iron. Ang gagamitin ko para makita nyo kung paano yung simpleng gawain. Kasi before ginagamit ko drill, so maaring baka wala kayong drill, kaya mahirapan kayong gumawa. Ngayon, ang gagamitin naman natin ay soldering iron. So, ang bubutasin lang natin dito yung isang side lang. Ito lang. Pag nabutas natin tong side na to, ang butas depende sa inyo. Pero the more na marami ang butas, mas maganda. Yun lang yung masasabi ko. The more na marami ang butas, mas maganda. Ngayon, yung size nito, depende pa rin sa inyo. Depende kung gusto nyo na mas maliit, much better para sa inyo. So, depende sa gagamitan. Depende sa laki ng tank o sa liit ng tank. Nasa sa inyo kung gaano kahaba yung magiging canister nyo para sa lagayan ng dumi. So, ganito ang gagawin natin. Etong controller, actually ito binutas ko na to eh. Ito isang to. Nabutas ko na to. Gamit ang ano yan, binutas kong ganyan. Then, nung mabutas ko, etong controller natin, ito yung nilagay ko dito. So, yan. So, ito pwede mong hinaan kung sobrang lakas ng tubig. Pwede mong, ayan, lakasan, pwedeng hinaan. Yan. Yan yung, tawag dito, controller natin. Then, dito, pag mainit na to, medyo hindi pa masyadong mainit. Pag mainit na yan, bubutasin ito. Bubutasin. Ito, bubutas na ako ng mga 8 butas. So, para madali, dito isa, 2, 3, 4, then 5, 6, 7, 8. So, 8 butas yung gagawin ko sa ating chamber. Dito sa, ano, sa reducer. Kasi ang purpose ng reducer natin, ito yung, kung mapapansin nyo to, sabi ko nga, ito yung, yan, yung pinakanguso. Ngayon, itong hose na to, pwede itong ipasok sa loob, yung hose na yan. Puputulin mo lang itong hose, kasi dito lalabas yung dumi natin, saka yung hangin, saka tubig, magkakasama yan. Yan, pwedeng hose. Ngayon, dahil na nga nakakuha ako nito, ito yung gagamitin ko sa loob. Yan. So, para lang siya tuwid na tuwid. Ganyan. Then, pagkatapos niyan, bubutasan muna natin to para lang makita niyo yung itsura niya. Ito naman yung ating foam filter na yan, ilalagay lang natin sa katawan ng ating tubo. Yan, then ito naman yung ating canister. Yan. So, sa ganyang paraan, ang purpose niyan, yung hangin, itutulak niya lahat ng tubig pataas. Kaya yung dumi, mapavacuum niya kasi yung hangin iaangat niya yung tubig. Pag inangat yung tubig, ang mangyayari sa loob, dyan, ang nangyayari sa kanya, kung mapapansin niyo dito, yung tubig, saka yung hangin at dumi, dito pumupunta. So, dahil nga yung dumi mabigat, babagsak lahat sa filter natin. Yung dumi. Then, yung tubig, nakalutang. After that, pag marami na siya, pag inangat mo to at ito'y maraming butas, syempre yung tubig bababa, ang dumi maiiwan lahat sa filter natin. Then yung filter tatanggalin mo lang, lilinisin mo, ibabalik mo uli pag madumi na yung iyong filter. So ganyan lang siya kasimple. Actually ganito lang siya gumagana. Ayan. Tatignan ko muna kung ang ating tawag dito soldering iron ay mainit na. So ayan, ito mainit na.
So, katulad nito, ha, tignan nyo mabuti. Oh. Isa, butas natin, isa. So, ang butas na to, ito ay para sa tubig, para lalabas ang tubig. Kumbaga, dito lang lalabas yung tubig. Yan, dalawa. So, para hindi tayo maligaw, pa-cross muna. Tatlo. Ito, ginagawa ko to para sa mga newbie. Sabi ko nga, ayoko magbenta. Then, dahil may ganyan na tayo, yung spacing medyo mabilis na. Ayoko magbenta kasi gusto ko matuto kayo. Kasi mas maganda yung kayo mismo ang gumawa. Ang masarap sa feeling yung nagawa mo yung isang bagay. Then, tumataas din yung tinatawag na self-confidence, tumataas din. Pag ikaw ay nakakagawa ng isang bagay. Kaya nga ako, the more na gusto nyong magawa, mas masaya ako, hindi para inegosyo to, kundi para kayong lahat ay matuto. So, ayan, katulad nyan, kung makikita nyo, butas na lahat yan, walo, may walo tayong butas. So, pwede nyo itong tawag dito, linisin kung gusto nyo. Dito sa demo natin, hindi ko na muna ito lilinisin kasi wala akong dalang panglinis sa demo. Ito, para lang makita nyo. Ibig sabihin, ganito lang siya kabilis gawain. So, pagkabutas nyo na yan, ayan, makikita nyo, may butas na lahat sa loob. Ayan. So, ibig sabihin, ready na to. So, ito yung ginawa natin. Sabi ko nga, ito ay alternative lang. Pwedeng ito, putulin nyo lang. Ito ang ipasok nyo. Kung wala naman kayo, kung makakapulot din kayo ng gaya nung sa akin nga, napulot ko to. So, ito. Ayan yung inilagay ko dyan. Then, ito. Ayan, kung makikita nyo to, ayan yung ating una. So, pagka suksok natin dito, mataas ito dito para yung hangin pasok sa loob. Huwag kayong gagawa ng malapit dito kasi pag malapit yung butas nyo rito, syempre, ang hangin may tendensing lumabas. So, instead na mababacuum niya yung hangin at tubig, hindi niya magagawa yung pag malapit ang butas nyo. So, yung distansya ko nasa mga 1.5 inches siguro yan. Or mga 2 inches yung distansya niya mula sa dulo. Yung ginawa ko na yan. Then, sabi ko nga, ito, yung filter, itong filter, napakatagal mo nang gagamitin itong maliit na filter na to. Tapos, yung ating canister, yan, kapasok mo lang na yan. Then, itong dulo, ito yung magsisilbing handle. So, yan, ganyan lang siya. So, pwede nyo itong i-bend ng 45 degree para ang handle nyo medyo nakapaling depende sa paggagamitan. Then, yung hose natin, ito, ikakapit lang natin sa dulo. Ito. Yan, ito, ipakabit mo lang dyan. Tapos, diretso na to sa ating mga, air pump. Air pump, air compressor, kung ano man meron kayo. Ganyan lang yan. Tapos, siguro, i-rubber band nyo na lang. I-rubber band nyo na lang tong area na to. Then, meron na kayong napakasimpleng air lift vacuum cleaner. So, yan. Kaya, dun sa magtatanong, kung gusto niyo ng malaking size naman, bumili lang kayo ng reducer na malaking size. So, hanap kayo ng halimbawa, maghanap kayo ng media, tapos 1.5 para mataba yung canister. The more na tumataba yung canister kasi, mas maraming dumi ang lalagay. So, ito, halimbawa, say for example, tinesting mo na to, marami ka nung nakuha dumi. Pag angat mo, bumagsak uli yung dumi, ibig sabihin, yung canister mo puno na ng dumi. So, anong gagawin mo? Tatanggalin mo lang ulit ito. Makikita mo yung dumi mo dito. Tanggalin mo to, i-wash mo. Pag na-wash mo, balik mo ulit. Saka mo ulit sipsipin yung mga ibang dumi. Kasi, yung iba, pag sinasabi nila, bakit kaya dito, bumabalik yung dumi. Kasi babalik ang dumi, gawa nung puno na yung ganito mo. So, syempre, dito nang gagaling, bumabagsak lahat ng dumi. Pag puno na yan, babalik talaga. Kaya nga, etong ating ginawa na to, eto yung pinakasimple. Tapos, sabi ko nga, siguro gagastos lang kayo. Ako, katulad ko, no? Around 50 pesos lang yung gastos ko dito anyway. Kasi, eto mga existing na sa akin tong mga tubo. So, sa inyo, maaaring more than that, pero hindi naman naaabot na siguro 100 pesos. Kung makakahingi kayo ng mga cut size na malilit na tubo sa mga kapitbahay nyo, sa kaibigan nyo, much better. Kasi mas tipid. So, parang ang binili lang natin dito, etong ating, ano, etong controller, tapos yung reducer. So, kaya nga, sa ganitong paraan, siguro magagamit nyo na to. Mas magandang gamitin to, especially sa mga ano, yung mga tank nyo pag maliliit. Tapos nagbe-breed kayo,
sa breeding maganda to kasi yung dumi number one at makakapollute ng tubig sa breeding, kaya lagi nyo tatanggalin yung dumi kung magbe-breed kayo, much better. So, halimbawa, nabuhay na, na-hatch na yung inyong mga wrigglers. So, yung mga puti-puti na, na itlog na natira, pwede nyo pasipsip dito nang hindi nasisipsip yung wrigglers nyo kasi maliit lang siya. So, yan lang mga kahabi. Hoping itong maliit na ginawa natin na to ay makatulong sa inyo at nabigyan ko kayo ng idea kung paano natin gagawin. So, lahat ng may tanong at may concern, ang FB account ko ay Lito Tulay Ortiz. So, message nyo ako kung kailangan mag-video call tayo, mag-video call tayo para matuto kayo. Kasi ang goal ni Kuya Lito ay mabigyan kayo ng masayang hobby. Matipid na hobby kasi lahat talagang hobby magastos. So, kung makakatipid tayo sa ating mga hobby at magiging masaya tayo, yun yung successful na hobby. So, kaya lagi ko tayong sinasabi sa inyo, wag tayong maiinggit sa mga ibang tao kung ano yung nakikita nyo sa kanila. Kumbaga, gawin nating inspirasyon yung lahat ng ginawa nila at narating nila para tayo ay maging masaya. So, maraming salamat sa inyo mga kaibigan.